Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo noong nagkaroon ng sore eyes si baby. First time din tong nangyari. 2021 din siyang nangyari. So, susulitin ko na guys kasi habang may kan, hindi ako busy. Kaya same clothes lang din ng kan. Pinaghiwa-hiwalay ko lang siya para mas madaling hanapin. Just in case mamaya naghahanap ng paano ba yung gagawin pag merong pagsusuka, diarrhea, o kaya sore eyes. So, ito yung mga experience na na-experience ko kay baby na kung paano ba yung ginawa namin. Ito guys, winter din to nangyari. I think last week of December, nung nagkaroon ng sore eyes si baby. So, mga 2.5 years old siya. And then, first time yun, guys. Siyempre, na-expose siya. Ulitin ko, guys, na-expose siya sa mga virus, ganyan. So, last year, hindi siya nagkaroon. So, maybe, na-immune na siya. Ganyan. Tapos, one day, umuwi siya na nagkakamot ng mata. So, medyo nakalimutan ko yung signs and symptoms ng sore eyes. So, nawala sa isip ko na baka magkaroon siya ng sore eyes. Tapos, nagmumuta siya. Kinabukasan, yung school na nag-inform sa amin na may sore eyes si baby. So, after namin na ako yun, dinala namin, pinadala sa amin siya sa clinic. Pero, pwede pa siyang pumasok sa school. So, walang problema yon. Di tulad sa na-experience ko sa Pilipinas, pag may sore eyes ka, mag-stay ka sa bahay kasi hindi ka kaaya-ayang tignan. So, medyo naiilang yung ibang bata sa'yo dahil baka mahawa, ganyan. Pero dito guys, sa Norway, okay lang na pumasok yung bata sa preschool niya. So, yun. Tapos, ang advice sa amin, binigyan kami ng gamot. Pakita ko sa inyo guys kung anong gamot yun and paano ba i-apply yun. Tapos, ang mahalaga guys is i-convince natin si baby or yung bata na huwag masyadong kamutin yung mata para hindi masyadong ma-infection. Tapos, lagi natin hugasan yung kamay niya. Yan. So, yun ang pinaka-advice ng doktor sa amin. So, yun lang. Tapos, inabot lang siya ng 1, ng tag dito. Inabot din siya ng 5. Pero wala namang masyadong complaint si baby that time. Nakakain siya ng maayos, nakakatulog siya ng maayos, nakakapaligo siya. So, hindi siya yung matamblay, ganyan. So, a little bit discomfort lang sa mata niya. Tapos yun, bigay lang namin yung gamot. Ayan. So, hindi gaano siyang nakaka-stress. At dapat, lagi lang talaga malinis yung kamay ni baby. So, after niyang galing ng school, yun, naghuhugas siya ng kamay bago siya kumain, ganyan. So, normal kan lang, things to do ba, ganyan. So, pakita ko sa inyo guys kung anong gamot ba yung in-advise ng or binigay ng doktor para sa sore eyes ni baby at paano ba namin yun in-apply. So, ito guys yung binigay ng or sinadjust ng doktor na bilhin namin para sa sore eyes ni baby. So, ito yung parang tubig guys. Yan, saline solution ba yan? So, after mag-shower ni baby sa gabi o kaya bago siya pumasok sa umaga sa preschool, ito yung binibigay namin sa eyes niya. Yan, parang tubig to. So, ito muna. Tapos, pakita sa inyo mamaya kung paano ba namin ina-apply yan. Tapos, meron din siya. After nyan, ito guys, yan. So, i-quote ko na lang siya guys. Ano yung tawag dito? I-close up picture ko na lang. So, yan guys. Tapos, ang apply nyan guys is from inner to outer. Ang advice ng doktor. So, show namin pa kung paano ba namin siya ina-apply. So, ito guys yung saline solution na ipanglilinis sa parang tubig na ipanlilinis sa mata ni baby. Yan muna yung ilalagay. So, nilalagay namin yan after niyang maligo. So, ayan guys. Dapat mayroong tissue nakaabang just in case man may tumulo sa gilid niya. Yan. So, ginaganyan namin siya guys. Yan. So, kunyari lang to guys ha. So, idedemo ko lang siya. So, wala naman sore eyes si baby ngayon. So, i-open nyo lang siya. Tapos, just in case man may extra liquid sa gilid, i-dry nyo lang siyang ganyan. Pero huwag nyo sa mismong mata kasi baka matanggal yung i-dinwrap natin. Tapos, ito naman yung parang cream. Ayan, no? So, after nyan, guys. Ayan. So, pahigain lang natin si baby na ganyan. Tapos, from inner to outer. So, yan. Alalay lang, guys. Ganyan. Tapos, sa kabila din. Ayan. Tapos, medyo papikit-pikitin natin si baby. So, ganyan. Para ma-absorb ng mata yung medicine. So, ganyan lang, guys. Tapos, sabihan lang natin si baby na iwasan na kamutin yung mata niya.
At pag maglalagay tayo ng gamot, guys, make sure na naghugas tayo ng kamay or nagdisinfect tayo ng kamay just in case man hindi natin alam kung ano yung nasa kamay natin, 'di ba? Tapos inabot din siya ng 5 days bago siya gumaling. At para sa iba pang video, guys, sa experience ko kay baby, lagay ko na lang sa description box. So, meron pa akong ibang video baka sakali makatulong sa inyo. So, yun lang, guys. Thank you for watching.